Sa kabila ng pandemyang dala ng COVID-19 ay tuloy na tuloy pa rin nga ang isasagawang census ng Philippine Statistics Authority o PSA ngayong buwan ng September. Ito ay isasagawa nga ng libo-libong enumerators at census supervisors ng nasabing ahensya na magbabahay-bahay para malikom ang ating mga datos na makakatulong para sa mga proyekto ng ating pamahalaan. Kaya naman hindi na nagdalawang isip pa ang PSA na kuhanin ng popstar royalty na si Sarah Geronimo bilang kanilang ambassador. Kahit nga may kamahalan ng talent finito ay tiyak naman na malawak ang mararating ng campaign nila pag si Sarah ang kanilang kinuha. Dahil alam naman nating lahat kung gaano kalakas sa tao, mapabata man o matanda, mahirap o mayaman si Sarah. Agad naman daw nakapag-shoot si Sarah ng kanyang infomercial bago ang lockdown at humingi lamang daw ang management nito ng isang video kung paano dinisinfect ang location na pag-shootan ng singer para sure ang pagiging safe nito. Dagdag din ng PSA na nais din daw sana nilang kunin ang asawa ni Sarah na si Mateo Gulicelli, ngunit hindi na ito kakayanin pa ng kanilang budget. Gayunpaman ay nagawa naman nilang kunin ang internet sensation na si DJ Lunio kahit na may ibang tutol dito dahil di umano nito deserve may hilera kay Sarah dahil sa kinasangkutan nitong mga issue. Going back to Sarah being an effective endorser, kapansin-pansin na sunod-sunod na nga ang pagkuha sa kanya ng malalaking kumpanya gaya na lang ng Meralco at PSA na isang ahensya ng gobyerno. Kung totoo nga ang balitang nakarating sa amin ay ngayon pa lang ay nagsisimula na umanong magparamdam ang isang presidential candidate para i-endorso siya ni Sarah sa paparating na 2022 elections. Sino nga kaya ito? Dilawan ba or DDS? Hulaan nyo!